Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share ulit sa inyo ng isa na namang masarap na pangpasko na lutuin. Pero bago tayo mag-umpisa, kung hindi pa kayo kung bago kayo sa aking channel, huwag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Ito pong ating lulutuin ngayon. Meron na po ako nito dati. Ang lulutuin po natin ay ang whole chicken hamonado. Dati po, nagluto na ako nito. Matagal na po yun. Pero binake ko po. Ngayon po, padadaliin natin para sa mga walang oven, hindi po tayo gagamit ng oven. Okay? Narito na po ang mga kakailanganin nating ingredient. Gagamit po tayo ng isang buong manok. Ito po ay isang kilo kalahati. Ngayon, narito po yung aking gagamitin na pang-marinate sa kanya. Gagamit po tayo ng 2 cups pineapple juice, 1/2 cup brown sugar. Nasa inyo po iyon. Pero nasa inyo po iyon kung hindi kayo mahilig masyado sa sweet. Pwede po kayong magbawas. Pero ito po ay tamang-tama lang. 2 tablespoon lemon juice, 2 teaspoon asin, 2 teaspoon paminta, 3 tablespoon na oyster sauce, 4 tablespoon na soy sauce. At ito naman pong bawang, gagamitin po natin sa panggisa, 6 na butil na bawang at 1 pirasong sibuyas. Okay, umpisahan na po natin ang pagmamarinate. Okay, napakadali lang po nito. Paghahalu-haluin lang po natin yung ating mga sangkap. Ito pong 2 teaspoon, 1 teaspoon muna po yung aking ilalagay. Madali naman pong maghabol kung medyo matabang. 2 teaspoon pamintang durog o pino. 2 tablespoon lemon juice. Pwede din po ang kalamansi. Ang kabang mo. Ito pong, kung kayo po, halimbawa po gagawa nito at hindi naman kayo nagmamadali, mas maganda po ito gawin nyo na yung overnight. Simplahin, i-marinate nyo na po sa gabi at para po mas matagal yung babad niya. Ito pong gagawin po na to dahil po medyo nagmamadali po ako. Imamarinate po lang po ito ng mga 3 to 4 hours. Pwede na po yun. Ayan, heto na po yung ating pinagsama-samang mga ingredient. Ayan, ibubuhos lang po natin. Ayan, ngayon po naman, kung talagang nagmamadali na po kayo, pwede na po ang 1 hanggang 2 oras. Masarap na din po iyon. Pero kung hindi, overnight para po talagang marinate na marinate siya. Ayan. Ngayon po, ilalagay po natin siya dito sa ating siplak. Kung, naku, hindi pa po makita ang, ayan, ganito lang po. Ngayon, kung wala po kayong ziplock, pwede din po yung plastic na malaki. Basta lang po, nakasealed siya. Ngayon, kung wala pa din po, pwede na din po ang kahit anong container nyo na may takip talaga. Ayan, tapos po, ganito po yung gagawin natin para po talagang wala siyang kahangin-hangin sa loob para po talagang maano siya, lubog na lubog. Nilulubog ko po siya sa tubig at saka natin siya ilalak. Ayan, ganyan lang po. Kailangan po talaga walang hangin. Ganyan lang po, oh. Kita niyo. Ayan, okay na po ito.
ilalagay ko na po ito sa ref, sa chiller lang po, at mamarinate ko ng 3 oras. Okay, babalik po ako. Ngayon po, pagkaraan ng 3 oras, heto na po at lulutuin na natin. Ayan, tanggalin na po natin itong ating chicken. Ngayon po, ito pong legs ng ating chicken, eh medyo po itatali po natin para po maganda. Ayan, ganyan lang po. Ayan, heto na po yung ating chicken. Medyo po naitali na natin yung kanyang legs. At eto naman po yung ating pinagmarinatan para po pampakulo sa kanya. Ngayon po, umpisahan na po natin. Pa-fried muna po natin siya ng bahagya. Okay, ngayon po atin na pong prituhin. Medyo ila-light brown lang po natin to para po maganda yung kulay niya. Okay, ngayon po bibibinin po natin. Ayan, napakaganda po ng pagkaka-brown. Ganyan lang po ah, ganyan lang po yung pagka-brown natin. Okay, pati po yung magkabilang gilid. Ayan. Ito, kailangan po eh. Ayan. 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 Kaganda oh. Kabilang side naman po ang ating ipiprito ng bahagya. Maganda po kasi magkaganyan yung kulay niya. Pwede po ba? Ayan, ngayon po, nahango na po natin tong ating chicken. Ngayon po, umpisahan na po natin yung paggigisa. Siya nga po pala, kakailanganin din natin ng pineapple chunk para po sa paggawa natin ng kanyang sauce na masarap. Nahin po natin ang sibuyas kasi yung pong bawang eh hindi kailangang matoast. Ayan, kaya uunahin po natin ang sibuyas para po lumambot siya. Ang bawang. Ayan, saka po natin ilalagay ang chicken. Oops. Tapos po itong kanyang pinagmarinitan. Ayan, ganyan lang po. Ngayon po, pagka po kumulo na siya, babalik po ako at ilalagay po natin sa medium to low heat lang po yung ating apoy. Okay, hihintayin ko lang pong kumulo at magbabalik ako. Ayan, kumukulo na po. Ilalagay ko na po sa medium to low heat yung ating apoy. Ayan, tapos po ilalagay natin itong pineapple chunk. Ayan, at babalikan ko po ito mga 15 minutes. Babalik po ako. Nasa medium to low heat lang po yung ating apoy. Ayan. Ngayon, after 10 minutes, baliktarin po ulit natin siya. Ayan. Ako po'y pinahihirapang magbaliktad eh. Baka po kasi masira ang balat. Ayan. Maganda na po ang pagkakabaliktad.
tostad. Ngayon po, ayan, hindi ko na po ito tatakipan, bubuhos-buhusan ko na lang po ang ibabaw hanggang sa lumapot yung sauce. Ayan, ganyan lang po. Ayan. Ang gagawin na lang po natin dito ay palalaputin po natin ang sarsa hanggang sa pag malapot na po, ready to serve na po ito. Okay. Balikan po natin to. Babalik po ako pag malapot na po. Ganyan. Habang pinapalapot po, ganyan lang po. Bubusan-busan natin yung ibabaw. Ayan. Ganyan lang po. Ayan. Okay na po. Oh. Kita nyo, lumapot na po yung ating masarap na sauce. Papatayin ko na po yung ating apoy at ready to plate na po ito. Tikima na po tayo. Ayan o, oh, pag nakita nyo pong ganyang kalapot, okay na po yan kasi lalapot pa po yan mamaya pag lumamig. Ayan. Okay, patayin ko na po ang apoy. Okay, ngayon po ilagay na po natin sa ating serving plate. Ayan. Ayan, ready na po ito. Bigyan na po natin ng sauce. Ayan, talaga naman po. Yummy po ito. At tamang-tama po sa nalalapit na holiday season. O, hindi po mahirap lutuin doon po sa walang oven. Ayan, ganyan lang po. Sabay-sabay lang po. Okay. Ayan, o di po ba, Paskong Pasko, lagyan natin ng pineapple. Ayan, o di po ba, kaya lang po walang cherry. Pero okay na din po iyan, yummy na din po. O paano po, tikima na po tayo. O paano po, tikima na po tayo. Okay. Hindi na po kailangan hiwain at napakalambot. Paborito ko po itong pakpak. Kaya, tingnan nyo naman. Napakasarap. Okay, tikman na po natin. Panaga pong napakalambot. Lahat po ng inilagay kong ingredient ay talaga pong timpladong-timplado siya lahat. Wala po kayong idadagdag o ibabawas, ha? Para sa akin yung pong tamis, tamang-tama lang po. Talaga pong masarap at napakalambot. Talaga pong... paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes. And don't forget to share and subscribe. Lutuin nyo na po. At talaga naman pong masarap. Ngayon po, huwag po kayong mag-alala. Mas marami pa po akong i-share sa inyong mga lutuin para po sa darating na Christmas season. Okay, babus!